sa blue side, yan ang Onyx PH at sa red side naman ang BSB. So malapit na yung M1, guys. Don't forget to support Team Philippines. Yeah. Team Philippines versus all over the world. Yan! Million fans. Pero ah, ang daming fans din ang Pinoy ng Gosu. Oo, pansin ko lang. Di ba nag-post ka, tapos para nakita ko, ayan na, Gosu, chururu, chana. YouTubers kasi sila eh, no? X-Borg! Ito na, X-Borg naman pala ang makukuha dito for the BSB at saka Grok. Pwede, okay, magandang trade yan. At saka yung Harit naman ngayon, hindi naman na masyadong nabububog na to sa ano eh, sa, ano nga to? Sa Lunox eh. Oo. Kumbaga parang ang magiging crucial dito sa Harit kung kailan niya gagamitin yung mga skill niya. Hindi katulad ng dati na kahit wala siyang kasama, kaya niya mangharas agad. Kasi si Harit, kasi madali na siyang counterin. Ito ah, for the whole Mobile Legends ngayon, nasa meta na si Hylos. Sa ibang tournaments, priority ban na siya. So magandang combo si Harit tsaka si Hylos. Kaya dapat dito, ano eh, naglalabas pa si Muntun ng mga tanks pa eh. Dumpakulang eh, feeling ko dumpakulang. Kasi pansinin mo, sa laro natin, laging Akai, Grok, Hylos, Kufra, di ba? Parang hindi nagagamit masyado si Tigreal. Lolita. Shout out kay Scooby-Doo Papa. Your team is banning. Di ba kanta yun? Scooby-Doo Papa. Scooby-Doo-Bidoo. Bidoo-Bidoo. Tsaka ito yung si Cho, ayan, si Cho manonerf na, oh, pero di pa naman yan. Legit ba yun? Magkakamana? Oh, pero hindi pa sure, pero yun ang idea ni Idol. Parang ang pangit naman ng ganong klaseng, ano, revamp. Sino daw binoto nyo sa M1? Pakisagot daw. Kaya mo bang sagutin? Nasagot mo ba yun? Bumoto ka na doon. Oh, nakastream ako nun eh. Ah, sinong binoto? Basta Pilipinas. Ah, Pilipinas. Ako, ikaw ba? Pusong Pilipinas lang. Pero binoto kasi Ibus, Indo, ano eh. Indo. Oh, so Evo's Indo. Pero go Philippines tayo. Eh, go Philippines, oh. Go Philippines tayo. Pero kung susugal ka dun. Oh. Yung guest coin ko sa iba. Oh, diba? Parang sa MSC lang yung iba. Oh. May mga MSC border. Oh. Para sa border daw. Yung guest coin nila para sa Onyx. Onyx, Onyx na Indonesia yun ha, that time. Pero yung puso, Pilipino siya. Ako na, naiboto kasi Evo's eh. Pero okay lang. Ang chichir ko siyempre. Pilipinas. Oh. Ayun, shoutout pala kay Roselyn Sambaga. Parang alam ko fan siya ng Bren. God. Ang question ko para sa ano, sa M1, 'di ba naging Bren E-Pro na? Kasama ba sa lineup ng Sunspark si Coco tsaka si Ribo? Oh, dito. Isasama din sila sa pero ano lang naman 'yan for ay alin ba yung sa M1? Sa nila? M1 or ay, yung MPL lineup pa din, Divine. Hindi ko sure. Depende. Hindi pa natin sure. Pero sa E-Pro, sa Blend E-Pro, yun ang ano nila. Yun na yung bago nila. Tapos hindi naglalaro si KLVJ kasi bagets pa dun sa The Nationals. Parang ano lang din, nung sa SGT last season, last conference naman, wala si Carl TZ. Kasi edad yun. Ito lang, Lucio naman dito. Naku, itong BSP, wala na si Yolo. Wala na, hindi lalaro si Yolo. Oo. Na, ano yan, nanonood lang yan ng live ngayon for sure. Mamaya magko-comment-comment niya, nabanggit na yung pangalan niya. Ayun, Sharkay sa Wato Salvador. Uso ngayon si ano ah, si Masha. Pero, pansin nakikita natin sa kanya, naka-arrival. Pero dito, naka-flicker. So, more on siguro pandagdag crowd control plus damage. Kasi malaking bagay yung kalmot niya. Tapos yung skill niya na hindi makakapag normal hit yung Calavard. Oh, mas siguro mas gusto niya it's either initiating capability or panakas ang purpose ng kanyang flicker dito. Pero most of the time, okay nga yung arrival para segue push yung segue push. Kaso nga lang pagka-clash eh wala nga lang siyang magawa kasi tamang node lang kasi pagka naka-damage type si Masha ng pure damage, di makasabay. Kasi para lang din siyang Roger na pagka-kalmot konti tas kailangan umalis agad kasi tatlo yung buhay niya pero grabe mawala. 5 seconds till the enemy reaches. Knowing na mabilis bang magmaubos sa kanya nalalak kapag naka-auto lock ka. Kapag naka-auto pindot yung kalaban mo. Sa'yo lagi yung mapupunta yung mga damage na pinapapain ng mga teams dito. Pero heto na nga mga kaibigan, Onyx PH, team number 1 against the BSB. Para sa mabilis na lineup lang for BSB, we have Europe. Mamaya na yata, kasi sorry, Empat Aray, nangangate. Naku po. Okay, against 4, pero makunat ang isang Hylos. Gamit na gamit ang kanyang revitalize doon
So, eto na. Ituloy na natin ang ating quick recap. For the BSP, Batman with the... ano nga to? X-Borg. X-Borg, ayun. Batman with the X-Borg. Gagamboy with Gra. Penguin naman dito para sa Lolita. Superman with Claude at Gusion para kay Aquaman. Eto naman para sa Onyx PH. LGGM para sa Harit. Sorry and Fat with the Hylos. Sorry and Dax para sa Carrier. Yuji Takazu sa Masha. And Madam Christmas para sa... Estes. Sa Eastis. Ano po. Pangit pa yung Eastis. Pakinggan pag matigas ha. Pangit. Pero eto na, naupo yung Estes dito. Na-revive talaga. Na-revive talaga sa Aquaman. Nakakuha ng first blood kaagad. Pero makikip-trade yata si Gamboy. 3-on-2 naman ang laban. Baka para kay Penguin. Pero eto na, tapalag pa. Naupo't delikado ang Onyx. Double kill dito para kay Aquaman. So low life na din si Penguin. Sakto ang kanyang bulwark shield. Pero yun, medyo natatakan dito si LGGM, pero disengage na lang din. Medyo kamuntikan pang mamatay yung Lolita doon para sa side ng DSP. So 1-2 ang ating score. Dito naman, kita nyo naman, para kay Ryuji Takasa, level 4 na agad. So inaagawan niya din dito ng jungle ang isang Claude. Pwede. Sabagay, para hindi nga naman tumabaka. Sorry, I'm not going to take it down together with Madam Christmas. Ba't kaya Madam Christmas, no? Pangalan ni Omaydee. Oo, Madam Christmas. So, eto ah. So far, para sa Onyx PH pala, trivia lang natin. Natapos ang MPL Season 4 na ang taas ng win rate, 90 plus yata or 100% para sa Estes ni, ano, ni Madam... pangalan niya nga ulit. Madam Christmas tuloy nasa isip ko. Ni Omaydee. Ni Omaydee, yan. So, tingnan natin dito. First turtle ay nakuha at nasecure dito ng Fusion. Pero ito na, tingnan natin Luminous Blast with Blazing 2 Wet Gorse Blast. Ito naman, sagot dito ng ating Hylos. Pero mukhang sorry, I'm fat, eh magiging payat. Pero buhay pa rin ang bata para sa side ng Onyx PH. Isa lang ang napatay sa kanila dito. Yun nga din na napansin ko, no? First pick nila dito ang isang Harith. Pero para sa akin, hindi naman na... sa ngayon, na, hindi worth it first pick na si Harith. Kasi nag-iba na. Siguro si... bagay, nakuha naman nila si Hylos eh. Pero siguro, Drak, X-Borg, ang dami mga pwedeng mga work Drak. Hindi na ngayon, priority ang mga damage, ang mga burst damage. Mm. Kumbaga mo rin crowd control din, tsaka pangharas yung kinukuha niya. So, kapasin niya, para sa lineup ng Onyx PH, isa lang yung talagang crowd control nila na single target pa. Yun yung sundot sa technique ni Hylos. Yeah, so, after noon, bahala na kayo sa buhay niya, pumesto na kayo. Sabagay, meron na... Naagaw pa yung blue buff. Gamit ang num-num-num blast. Medyo plan. Ginagaw-gaw mo. Num-num-num blast. Num-num blast. Nakuha nga doon. Nakupo. Eh, yun na nga. Siguro sa napansin ko dito, eh, ang gustong ipaita ng Onyx in sustain capability. Kasi, Hylos with a glorious pathway, kukunat silang lahat. Lata na sa pathway. Tapos may ano din, may balik buhay sa screw. Tapos may revitalize din siya. Tapos yung skill niya na second skill. Plus may Estes pang kasama. So pag-o-oracle dito si Hylos, yun talagang sobrang makunachi. Pero ang problema dito, siguro katapat lang din naman kasi ano eh, Gabriel Blade lang eh, or di kaya Necklace of Durance. Pero yun nga, sa ML, labanan ng crowd control to. At saka dito, sorry ang Dax kamuntikan, going back sa ating, taray! Ice Glacier na yung ano dito ni ng Grokkening system. Dito sa BSB, ang kinagandahan dito, super team fight oriented ka nilang team composition kasi lahat AOE. Kaya mga kapabali nila dito ang mga sustain. Mga kaibigan, pero ito na nga, kahit may red card, may kasi nila pag naaray, bubugan dito, pero ang heal, naupo, timing na timing, para kay Essence, walang ma-burst, at yun lang, nabigyan pa si Lolita ng isa. Naku po, naiwan dito si Gagamboy, naiwan na sa Drak, medyo na dito pa ulit, double kill, para yun sa Hylos, pero... last man, standing, pero whoop, kamutikan pa. So, 3-9 ang ating score, 4 minutes and 39 seconds into our game time. Kamutikan pa mamatay doon si LGGM of the Onyx PH. Pero kung makapansin niya, pagdating sa gold, lamang dito ng 4K ang DSB. Malaki. Oo. Tsaka yung pinakita doon ni Gagamboy. Lupit mo doon kanina ni Gagamboy. Ni Gagamboy. Medyo slangering system. Isa lang si Ate Chantel eh. Si Gagamboy. Hindi, dito sa ano sa Onyx PH, maging mashup. Hindi mag-pay off this time around. Kasi, kahit anong segue gagawin ni Masha, pinatapatan lang ni Claude. At mas lamang naman si Claude, syempre. Tsaka ano, at tsaka nasa, parang nga nakikita natin sa ibang tournament, effective ang Masha pag naka-arrival, lalo na kung split push ang magiging ano mo, ang magiging gameplay mo. So, para din sa Onyx PH, medyo sugal yung kanilang Masha na naka-flicka. Masha pick. Kasi ang gusto niya, lane to lane with Claude.
Hindi wala yun, parang pinatabaan mo lang, hindi man maharas kasi ni Masha si Claude. Pero siya, maharas siya ni Claude. Mm-hmm. Diba? That's the thing. Kasi malaking ano eh, malaking sakop ni Claude eh. Uy, naku, hindi tumama kasi nga lang hindi nakinaya dito ng blessing from the Moonlight Goddess. Patay dito ang Estes ng Onyx. Na tamang wild charge pa alis lang. Grabe, mangharas ni... Uy, ang sakit ng blades para hindi tumama ang pagbalik. Ito na Glorious Patrick Plus. The Last Insanity para kay Batman. Sorry and Fat. E napatay dito with a godlike para kay Aquaman. So, nagpapakilala dito na Gushon player si Aquaman. Kita niya naman godlike na para sa kanyang Gushon. Ako, ito ang pinakita dito ni Gushon eh. Talagang ikot na lang siya ng ikot this time around at kung sakasaling makita niya dito si Estes, binibitawan niya na agad ng kill. Same kahit nga si Harris pa ang nakikita nila dito eh kayang-kaya. Oo, eto na. Kita nyo, para naman dito sa isang Gushon, meron na siyang Necklace of Duran. So, pinigilan niya na agad ang pwedeng pigilan dito. Knowing na may Estes ang lineup ng Onyx PH. So, pagdating naman sa objectives, lumalamang dito ang ating BSB. As you could see, lahat ng first tier turret ay nasira na rin. So, after nilang pumatay, parang diretso objective ang ginagawa nila dito. And comment, oo, pa rin talaga, sila pa rin talaga magkatapat hanggang dulo. Parang nangyayari tuloy 4 versus 5. Pero naku po, eto na nga. Pasok ang lasing sa alis para kay Batman Juminal Blast. Pag kumunik, patay. Pero hindi naman. Okay. Akala ko, sasabihin na lilita ngayon kakumulat. Pero dito sa top lane, Superman. Makatinabi rin nga lang. Natulungan ni Harith ang isang Masha. Kamuntikan nga lang mamatay. Pero yun na, 4-11 ang ating score. Plus the Hunter Strike naman dito para sa Exborg. At Athena Shield naman for the Lolita. So, ang pinaka-burst damage nga naman talaga dito ng Onyx PH will be coming from the Harith. So, magandang Athena Shield ang pagkakabuo na dyan. Tama ka dyan, Ate Chantel. Pero, eto na nga, ito mataba rin naman kasi. Item check nga tayo, direct po. Okay, titignan ko na natin yung Claude. Kung kahit namatay siya, eh, oh. 5K? Oo, 5K pala. 5K. So, kung mapansin nyo dito para sa Onyx PH, lamang ang tatlong players coming from the BSB. Uy, si Gagaboy, taray. Napa-flicker tuloy si... Oh! Boom! Ah, hindi. Nakapag-ulti. Kamunti ka nga. Kasi nga lang. Oh! Baliwala pa din yata ang mga kaibigan. Patay pa rin. Aray! Uy! Pero may damage na dito si Masha. Yun nga lang problema. Gaya na sinabi natin, sobrang bilis mo wala na kanyang shield. Eh, kung mapansin nyo, para sa BSB, kanina pa nila tinatry actually hagawan ng isang blue buff ang Harith. Pero dito sa bottom lane, sorry, ang Dax mapaslo pa nga dito on the retribution coming from Aquaman. Pero makatakas pa natin for the backup is si Soria. I'm fat, pero top lane, turret na sira na ng King BSB. Tama nga naman dyan. Eh, op! Ito na nga. Eh, ito si Masha naman. Talking going back sa Masha. Yes, masakit si Masha. Pero for one-on-one face lang. Oh. Not really on Clash. So, yun na nga kainaan niya dito. Siguro pagka pumushot tapatan siya, lalo na kung may item, pupunitin niya. Pero sa pag-clash-clash ng laban eh. Nakadamihan. So, kumbaga, kailangan so, matarget niya agad yung unang kailangan patayin. Tama. Kasi kanina mapapansin nyo, kung wala sigurong kasama dun yung Claude, baka ang namatay pa is si Claude. Kasi kita naman natin yung damage, hindi siya maka-free hit, di ba? Pinagkakalmot niya. Feeling ko magkapatid si ano, parang magkamukha si Masha at si Hilda. Wala lang, napansin ko lang. Para mga pang-Amazona. Kung galing sila sa iisang barangay or iisang tribo, tribe. Oh, si Hilda at si Masha, ano, parehas wrestler. Pero mahala kasi ano, may mas pong wrestler si Hilda. Ayan o, sabi ni Gabriela Aragon, role ng MMM. Oo, yun pwede, talaga. Oo, kaso, kung makakapasok siya, makakagalaw siya. Pero, pwede. Dapat mapabilis sa likod. Siguro kaya siya may flicker. Oo, para manggaling talaga siya sa likod. Pero ito na, First Lord, eh pwede nang kuhanin. For the BSB, magandang isecure na nila yan. Knowing na lamang sila ngayon pagdating sa gold. Kita naman ang kalakihan ng lamang ng BSB. Against Onyx PH. Kaya nga, pagdating sa kill din, diba, 9 kills away ang BSB. Napagdating, wala pa nga nababasa na Tori dito, ang Onyx PH to be stuck. Siguro sa top pa lang, pero dumating na naman si Gabagoy. Oo, nakapag-arrival. Buhay ang Tori para nakita na natin yung kaninang arrival na yan for the Grok. So, nice defense mechanism here coming from Team BSB. So, talagang kahit lamang sila pagdating sa tower push, eh hindi nila bibigyan ng opportunity dito ang Onyx PH para makakuha ng Torrent.
Lazy to West. Lazy to West. Parang Superman, pero yun nga. Legendary! Sabi ko na pang skill. Kung ano man tawag doon, hindi pa nababasa. Pero ito na, ang Moonlight Blaze Shadow. Ako po! Uray! Pero ito na, pasok natin Sanity. Ito na! Ito na! Para kay Aquaman, last two man standing. Kaya defensa kompleto pa silang limang may BSB. Just a lord sa top lane. Grabe, pinapakita dito ng BSB yung kanilang damage. Burst output come from that AoE skills, gamit na gamit. Plus, that Luminous Blast mo kang hindi naantayin dito na BSB ang kanilang Lord to defend. Sorry, I'm Blackstar. Pero yun na nga para sa ating game number one. Congratulations sa BSB! Ayan, for victory! The first win kagad ng kanilang unang game sa laban na ito. Best of 3 tayo dito. May bawi pa ang Onyx PH. Siyempre, mga bestiwa. Pero for now, magandang pinakita. Tsaka, so far, hindi...